Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Frandel, pupunta lang ako sa ladies room. Paalam ni Joy. Sinundan ang tingin ni Frandel ang babae habang palayo ito. Wala sana siyang balak sumama sa music lounge, pero may isang bagay sa babaeng iyon ang tila nagpapangyaring huwag siyang humiwalay rito. Hindi mo pa talaga siya natatandaan, Frandel? Tanong ni Joseph, na nagpalingon sa kanya rito. Nagkibit lang ng balikat si Frandel. Kaklase mo siya noon, ikaw pa nga ang nagbansag sa kanya ng pangalang Fatty Joy or Joy Porky, kung ano man yun. Tinalo pa niya na binuhusan ng napakalamig na tubig sa sinabi ni Joseph. Nag-flash sa isip niya ang imahe ni Joyfell 12 years ago, mataba at maputi na lagi nakapigtail. Porky Joy, sabi ni Frandel. Pagkatapos ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata at nilingon si Frandel. Joyfell Valentin? Siya si Joy? Napuno ng pagkalito at pagkamangha ang puso niya. Hinagod ni Frandel ang buhok at kumurap-kurap. Tila hindi niya mapaniwalaan ang bagay na si Joy ang babaeng iyon. That's it! Kaya pala talagang parang pamilyar sa kanya si Joy. Kasabay ng pagkabigla sa nalaman ay nabuhayan siya ng loob. Hindi na siya mahirapan na ipakapag-usap dito ng plano niya. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit ganoon siya tingnan ni Joy. Kahit noong nasa airport pa lamang ay nakilala na siya nito. Bakit ito bumalik? Para maghigante? Para ipumuka sa kanyang pagbabago nito? Frandel cleared his throat. Tila may imaginary lump sa lalamunan niya na hindi maalis-alis kanina pa. Paano gumanda ng ganoon si Joy? Sa bagay, maganda naman ito noong high school sila. Mataba lang ito noon, kaya hindi napapansin ang ganda nito. But she's really different now. Parang gusto na niyang bansagan itong Pretty Joyfell. Kahit ako, hindi makapaniwala nang una ko siyang makita. Naging instant fan niya ako at sinundan ko siya sa London. Kwento ni Joseph. And now, I'm trying to win her back. Win her back? Anang isip ni Frandel. Dapat ay magpapakasal na kami. Nakipaghiwalay siya dahil sa trabaho ko na paalis-alis. Wala akong panahon sa kanya. Hindi kumibo si Frandel. Naglalaro sa isip niya ang sinabi nito na nagkaroon ito ng relasyon kay Joy. Gaano katotoo iyon? Hindi ba marunong kang kumanta at tumugtog? Ito ay higit pa sa isang pahayag kaysa sa isang tanong. Kantahan mo kami. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling tumugtog, sir. Mariing sabi niya, ngunit tila hindi siya pinaniwalaan ni Joseph. Naglakad ito sa kinaroroonan ng DJ at may sinabi sa lalaking nakatayo roon. Magkasalubong ang mga kilay ni Joy habang naglalakad siya pabalik sa loob. Dinig na dinig niya ang tinig ng kumakanta. Nawala na ang maingay na tugtog sa loob ng music lounge na iyon. Kanina'y ayaw sana niyang pumayag na doon sila magtungo dahil naiingayan siya sa loob. Ngunit pinagbigyan na lang niya si Joseph sa gusto nito. Kaya siya lumabas sandali ay para ipahinga ang tainga niya sa nakakabinging ingay sa loob ng music lounge. Habang naglalakad siya ay hindi maiwasang mabighani siya sa tinig ng kumakanta. Pagpasok niya sa loob ay nakatutok ang buong atensyon ng mga naroroon sa stage. Pakiramdam niya ay tumigil sa pagpintig ang puso niya nang makita si Frandel na nasa stage at may hawak na gitara. Nakaupo ito sa isang may makataasang stool at nakapatong ang gitara sa isang binti nito. May ilang buhok na naligaw sa mukha nito at bahagyang tinakpan ng isang bahagi ng mukha. Ang maitim na pigura ng isang lalaki, malaki at makapangyarihan ang nagmamay-ari ng entablado. Nang matanaw siya ni Frandel ay nag-iba ito ng tinugtog. Agad na kumabog ang dibdib niya nang marinig ang ginigitara ni Frandel. Mga alaala ay biglang pumasok sa kanyang isipan sa isang kisap mata. Bahagya siyang napaatras nang tingnan siya ni Frandel. Bakit iyon ang kinakanta ni Frandel? Narinig ba siya nito noon habang kinakanta iyon noon? Isang ngiti ang naglaro sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nito ang ginagawang pagkanta na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Kumakanta siya na parang para sa kanya ang mga linya ng kanta. Napapitlag siya nang maramdaman niyang isang kamay na humapro sa kanyang likod. Paglingon niya ay mukha ni Joseph ang nakita niya. Ngumiti ito sa kanya. Ngumiti din siya. Nagustuhan mo ba? Ha?
I asked Frandel to sing a song for us. I wish I could sing it for you. Pero hindi ako binayayaan ng magandang tinig. Wika ni Joseph. Oh. Nilingon niya si Frandel. Kumakanta pa rin ito at tila tuwang-tuwa sa atensyon na ibinibigay ng mga kababaihan. She wrinkled her nose. Inutusan lang pala ito ni Joseph na kumanta. Hindi ko nga alam kung anong kinakanta niya. Ang ganda ng lyrics at ang ganda ng boses niya. Ani Joseph. It's Frank Sinatra's I've Got a Crush on You. Sagot ni Joy. Nagsalubong ang mga kilay ni Joseph. Frank Sinatra? Kaya pala hindi pamilyar yung kanta. Lumang kanta na pala. Tumango siya. Tama si Joseph. Lumang kanta na iyon. Ngunit para sa kanya ay parang kahapon lamang ang mga linya mula sa kanta na iyon na sinulat nito. Gabi-gabi niyang hinahamang kantang iyon. Sa tuwing sisilip siya sa bintana ng bahay nila noon at nakikita si Frandel sa tapat nila nagigitara, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na kantahin ang kantang iyon. Hinuwakan ni Joseph ang kanyang kamay. Let's dance, Joy. Ibinalik niya ang attention kay Joseph na naghihintay ng sagot niya. Nilingon niya muling si Frandel. Sa hindi malamang dahilan ay bigla siyang nakaramdam ng inis sa ginagawang pagpapansin ng babae rito. At ang kaninang attention na ibinigay nito sa kanya ay tila naglaho na. Tiningnan niya si Joseph. Sure. Aniya at nagpaakay siya rito papunta sa gitna ng dance floor. Sinadya niyang humarap kay Frandel. Ilang sandaling nakatitig sa kanya si Frandel habang isinasayaw siya ni Joseph. Natahimik ang ekspresyon niya at naging seryoso. Ang maitim niyang mga mata ay naging patag at hindi nababasa na parang bato. Inayos ito ang gitara at pagtapos ay muling tumugtog at umawit. His acoustic version of I Wish by One Direction filled the room. Frandel strummed his guitar endlessly. Patuloy siya sa pagtipa sa gitara habang nakatingin siya kay Joseph at kay Joy. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman sa kasalukuyan. Nabigla yata siyang masyado sa pagkaalam na si Joy ang babaeng nasa harapan niya ngayon. Natatandaan kaya siya nito? Seeing her right now makes him wish na sana humaba pa ang buhay niya. Na sana mayroon pa siyang sapat na panahon para makasama at makilala si Joy. Sandali niyang inawit ang sarili. Bakit siya na ngayon ang humihiling? Hindi ba't kaya niya gustong makita si Joy ay para ito ang mag-wish? Bakit ibang sinasabi ng puso niya? Muling niyang ipinagpatuloy ang pagkanta. Biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ni Joseph na makikipagbalikan ito kay Joy. Just the thought of it makes his heart contract. Naging magkasintahan ng dalawa? Paano nangyari iyon? Inadjust niya ang pagkakahawak sa gitara at napailing. Bakit bigla-bigla ay nakakaramdam siya ng ganito sa isang babae? Napahawak siya sa dibdib niya nang maramdaman ang sandaling pagkibot niyon. Tila may kung anong gumihit doon. He had his own fair share of flings. Lahat ay walang kaugnay na damdamin. No strings attached. No wonder, parang alien out of the ordinary ang nararamdaman niya ngayon. Nakailang strum pa siya sa kakinantang huling linya ng kanta. Biglang nagbara ang kanyang lalamunan at tila hindi gustong lumabas ng lirik sa kanyang bibig habang nakatitig sa dalawang nagsasayaw. Oh, how I wish na ako yun. Bumaba ng stage si Frandel at nagtuloy sa isang bar. Umorder siya ng beer. Hindi na niya inisip kung anong uri iyon basta ang sabi niya sa bartender ay kahit anong makakapagpamanhid sa puso niya. Bigla siya naging teenager boy o lovesick na tuta. Natawa sa kanya ang bartender. Mukhang broken-hearted tayo ah. Anito. Kumuha ito ng isang ice cold beer. Wala kaming pamamanhid ng puso rito, boss. Anito at inabot ang inumin kay Frandel. He smirked. Broken-hearted bang matatawag ang nararamdaman niya? Inabot niya ang beer at ininom ng tuloy-tuloy. Kung dumating ang panahon na wala nang kasiguraduhan ng buhay mo, anong gagawin mo? Tanong ni Frandel sa lalaki pagkalapag ng bote. Hindi siya ang tipo na nakikipag-usap sa mga estranghero. Pero sa pagkakataong ito, parang gusto na niyang kausapin ang lahat ng taong makakaharap niya. Dahil natitiyak niyang huling pakikipag-usap na niya iyon sa mga ito. Tinapos nito ang ginagawang pagpunas sa tumbler at inilapag sa lagayan. Sandali siyang tinitigan ng lalaki na para bang sinasabi nitong nababaliw siya sa tanong niya. Sabihin mo sa taong mahal mo kung ano lang ang iniisip mo kung hindi na darating ang bukas. Simpleng sagot nito na kinuha sa isang kanta. Gustong mangiti ni Frandel sa isinagot ng lalaki. Ang klise ng sagot nito, lalo't galing iyon sa lyrics ng kanta ni Ronan Keating na If Tomorrow Never Comes. That's crazy. Aniya. Boss, totoo yun?
naiisip natin ang pinaka-nakakalokong bagay kapag alam nating mamamatay na tayo. Iyong mga kaisipan at damdamin na umiiral pala sa ating sistema ay bigla na lang lumilitaw sa ating isip. Hindi man natin gustong tanggapin o aminin, pero iyon ang nasasalob natin. Napaangat ang mga kilay ni Frandel sa mga narinig. Hindi niya inaasahang iyon ang maririnig mula rito. In fact, hindi talaga niya inaasahang tutugon ang bartender sa kanya. Lasing na yata ako, aniya sa sarili. Nilingon niya si Joseph at patuloy pa rin ang pagsasayaw. Napakaseryoso ng anyo ni Joseph, samantalang si Joy ay nakangiti. Bakit ito nakangiti? Bakit parang masaya si Joy na nakangiti si Joseph, samantalang siya ay hindi man lang pinagka-interesan ni Joy na sabihing magkaklase sila noon? Is she in love with him? Ganoon na ba sila katagal magkakilala? Iwinaksi niya ang mga tanong na iyon sa isip. Bakit bigla-bigla ay naging interesado siya sa kung anumang relasyon mayroon ang dalawa? Ang gusto lang naman niya ay makabawi sa mga kasalanan niya kay Joy. Ask her to wish for something. Anything under the sun. Kahit pabuhay niyang hilingin ito, ay walang pagdadalawang isip niyang ibibigay. Nidingon niyang muli ang bartender. Kung mamamatay ka at kaya mong pagbigyan ang hiling ng iba, ano iyon? Sandaling nag-isip ang lalaki. Salamat sa napakagandang tanong na yan. Anito at tumawa. Siguro, iyong happiness ng tao. I'll give the kind of happiness na parang talaga sa taong iyon. Happiness? Muling lumagok ng beer si Frandel at inubos na ang laman ng bote. Ano bang mapapasaya kay Joy? Pagkabigay ng tip ay tumayo na siya. Isa pa boss, pwede pa rin namang magmahal kahit na hindi natin sigurado kung bukas ay buhay pa tayo. Wala namang nakatakdang panahon kung hanggang kailan ka dapat magmahal. Ang pag-ibig ay endless. No ceiling, no walls, walang expiration date ang pagmamahal. Napahinto siya sa akmang pag-alis ang marinig ang sinabi na iyon ng bartender. Nilingon ito ni Frandel nang may ngiti sa mga labi. Ang dami mo ring alam, no? Pero salamat. Lumabas siya ng music lounge na iyon. Sa labas na lang niya hihintayin si Joseph. Kaya lang naman talaga siya nagpumilit mula pa kanina na huwag hiwalayan si Joseph ay dahil kay Joy. Pakiramdam niya ay bakal siya at magnet ito. Parang biglang naging otomatiko na gusto niyang mapalapit kay Joy. Hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi niya matagalan sa loob habang nakikita ang dalawa. Kanina bago siya umalis ay umiindak na si Joy sa dance floor. Kung sumayaw ito ay akala mo'y wala ng bukas. Habang si Joseph naman ay tila tuod na nakatayo sa gitna. Napangiti siya. Hindi bagay ang dalawa. Sa itsura ni Joseph at uri ng trabaho nito ay malamang bagot na bagot si Joy. Sumandal siya sa kanyang sasakyan. Ano bang nangyayari sa kanya? Nakita lang niya si Joy ay nagkakaganito na siya. At kahit naman nung una niya itong makita ay iba na ang naging dating nito sa kanya. Para bang nalampasan niya ang lahat ng kagandahang nakita niya. Gusto niyang iuntog sandali ang kanyang ulo sa sasakyan niya at baka sakaling naguguluhan lang siya. Masyado nang inuokupan ni Joy ang isip niya. Ngayong alam na ni Frandel na ang babaeng maganda ay si Joy na gusto niyang hanapin para ibigay ang wish nito, natuto pa rin niya bago pa man siya mawala sa mundo. Pero bakit ganoon mga kafelisidad? Mukhang na love at first sight pa yata ang ating binata. Abangan!